Maraming maraming salamat po. Pinapasalamatan ko po ang ating kaibigan, si Congressman Wes Gatchalian, sa kanyang pagpakilala sa akin. Ngunit unang lahat, nais kong magpasalamat sa lahat ng mga taga Valenzuela. Napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa tambalan ng Marcos Duterte at sa lahat ng unit team dito sa Valenzuela. Bago po pa kami nakapasok dito, ay nakita ko po yung mga iba na nag-aantay sa labas at hindi nakapasok dito, at sinabi ko sa kanila na kami sa unit team ay lagi naming pinag-uusapan ang pagkakaisa. Ngunit sa naranasan ko ngayong araw na ito dito sa Valenzuela, nagkaroon na ng pagkakaisa sa likod ng unit team. Iyon lamang nung pagpasok namin, ang daming mga dalagita na na-excited ako. Sabi ko, hindi pa tayo, pwede pa tayo, may asim pa. Yung pala, si Sandro ang sinisigaw. Maraming maraming salamat po sa inyong salubong na ibinigay sa amin. Kami po ay nagsisimula ng ating kampanya para sa darating na halalan. At alam niyo naman po, ng aming isinisigaw, ang aming adhikain ay ang pagkakaisa. Nakita niyo naman siguro, mahaba ang kwentuhan namin ni Congressman Wes, dahil tinatanong ko kung kumusta na ang sitwasyon dito sa Valenzuela sa COVID. Eh ika niya, mukhang dahan-dahan ang nawawala. Kaya naman, eh tayo kailangan na natin isipin na habang tayo ay lumalampas na sa pandemya, kailangan natin harapin ang mga problema na dinala ng pandemya, lalong-lalo na sa ekonomiya. Kailangan natin paramihin ang trabaho. Gagawin natin yan sa pamamagitan sa pagtulong sa maliliit na negosyo, sa pagpapasigla ng ating sektor ng agrikultura. Bubuhayin natin ulit ang ating tourism industry para makapera kaagad at makatrabaho kaagad. Sa long term na ating iniisip, kailangan ayusin ang ating ipagpatuloy natin ang build na ginawa ni Secretary Mark Villar. Ipagpatuloy natin ang tuloy ng pagka-infrastruktura. Kailangan natin pagandahin ang ating educational system at maraming marami pa na dapat natin tugunan dahil nga sa nangyari sa atin dito sa pandemya. Ngunit, sa dami ng ating kailangang gawin, sa aking pananaw, tapat ang aking paniniwala na hindi natin magagawa itong mga malalaking programa, itong malalaking proyekto kung hindi tayo nagkaisa. Kaya po, yan ang aming adhikain. Adhikain na ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Dahil po, alam naman po natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Lahat po nang nangyari sa atin na mga sakuna, lahat na po nang nangyari sa atin na kahirapan na dinala na dito sa Pilipinas, tayo po ay nakaraos dahil tayo'y nagkaisa. At alam naman natin po, ang isang tao, kahit gaano kagaling, kahit gaano kasipag, kahit gaano kainit ang pagmamahal sa Pilipinas, siya ay isang tao lamang. Ngunit, pag nagkapit-bisig ang lahat ng mamamayang Pilipino at sabay-sabay ang galaw at sabay-sabay ang gagamitin ang ating galing, ang ating husay, ang ating sipag, ang ating tapang, maraming marami po tayong maaabot. Maraming marami po tayong magiging mas magandang kinabukasan kapag tayo'y nagkaisa. Sinimulan po namin itong kampanya na ito sa nakaraang ilang buwan pa. At sa nakaraang ilang linggo at ilang buwan, kami po ay umiikot at isinisigaw ang ating adhikain, ang ating advokasya ng pagkakaisa. At maganda naman, mainit naman ang pagtanggap ng taong bayan sa mensahe natin ng pagkakaisa. At hindi naman kataka-taka. Dahil po, ang mga Pilipino ay nasa ugali ang magtutulungan at nagkakapit-bisig ang lahat ng ating mga mamayan para tulungan ang kapwa Pilipino. Alam naman po natin, wala naman talagang maasahan tutulong sa Pilipinas kung hindi ang Pilipino din. Kaya dahil alam naman natin walang kahit isa na Pilipino na hindi nakaramdam ng kahirapan dito sa nakaraang pandemya,
dito si dinadaanan nating pandemya ay talagang lahat po ng Pilipino ay nangangailangan. At ang tulong na ating maigagawa, hindi kayang gawin lamang ng pamahalaan. Hindi kayang gawin lang ng mga malalaking korporasyon. Hindi po kaya gawin ng ilang grupo lamang. Kailangan po lahat ng Pilipino ay magkasundo. Na kahit na tayo hindi nagkakasundo sa lahat ng bagay, siguro naman maaari natin pagkasunduan na tayo ay nagmamahal sa Pilipinas, tayo ay nagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya naman po, ay aming ipinagmamalaki ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, siguro naman, kung ang isang kagaya ko na galing sa North, at ang isang kagaya ni Sara Duterte na galing sa Mindanao ay kayang magsanib puwersa at magsama at magkaisa. Kaya naman siguro natin ipagkaisa ang buong Pilipinas, hindi po ba? Mainit ang pagtanggap ng mensahe ng pagkakaisa ng ating mga kababayan dahil nasa ugali ng Pilipino ang maging mapagmahal. Nasa ugali ng Pilipino ang maging makabayanihan. Hindi naman po tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Ang habol lang ng bawat Pilipino ay magkaroon ng disenteng buhay. Maipakain ang kanilang pamilya. Maipag-aral ang kanilang anak. At may konting pera sa bulsa para makabili ng kanilang pangangailangan na pang-araw-araw. Kaya naman po, sa aking palagay, ito na ang panahon para tayo ay magkaisa muli. Para harapin ulit ang krisis ng pandemya, para harapin ang krisis ng ekonomiya na dala ng pandemya. Maraming po tayong kailangan gawin at walang gagawa para sa atin kung hindi tayo rin. Kailangan po pagkasunduan natin ang pagmamahal natin sa Pilipinas at sabay-sabay humarap tayo sa lahat ng kahirapan at sabay-sabay gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng Pilipino, para pagandahin ang Pilipinas. Kung tayo po ay magagawa po natin at masasabi natin na itong pagkakaisa ay ating nakamtan, ay makikita naman po natin na gaganda ang buhay ng taong bayan. Gaganda ulit ang Pilipinas. At ang ekonomiya natin ay sisigla. At ang buhay ng bawat isa ay magiging mas maginhawa. At sana naman, kahit papano, makapagbigay tayo ng pag-asa sa ating mga kababayan na ang kanilang kinabukasan ay magiging mas maliwanag sa kanilang pinagdaanan. Yan po ang aming hangarin. Yan po ang aming layunin para sa ating bansa. Yan po ang aming pangarap para sa ating mga kababayan. Mula noon nagsimula na aming isinisigaw ang pagkakaisa, hindi na lang po kampanya lamang ang pinag-uusapan, kung hindi itong adhikain ng pagkakaisa ay naging kilusan na habang dumadami ang sumasama sa atin at isinisigaw, kasama ako sa pagkakaisa, kasama ako sa paglilingkod para sa ating kababayan, kasama ako para sa paganda ng Republika ng Pilipinas. At yan po, dumadami na po tayo at itong kilusan natin ay tumitibay, lumalakas at nararamdaman po sa buong Pilipinas na. Ipagpatuloy natin itong nasimulaan natin na kilusan ng pagkakaisa. At sa ganung paraan ay pagagandahin natin ang Pilipinas. At hindi ko sinasabi na kailangan lamang na bumalik tayo sa dati. Masisikat pa tayo kesa sa buhay na iniwanan natin bago ng pandemya. At kapag nangyari na yan at sumikat ulit ang Pilipinas, haharap tayo sa buong mundo at tayo'y magsisigaw. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ipagpatuloy natin ang ating adhikain, ang ating sinimulan na kilusan nang sa ganon tayo ay aabot sa ating pinapangarap na buhay para sa ating mga kababayan. Sabihin po natin sa kanilang lahat na tayo'y magtulungan na.
tayo na ay bumalik para magkaroon ulit ang ating mga kababayan ng counting ginhawa sa kanilang buhay at counting pag-asa para sa kinabukasan. At kung ganun, ipagpatuloy po natin, makikita po natin na hapag tayo ay sabay-sabay na gumagalaw, sama-sama po tayong babangon muli. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Valenzuela. Mabuhay ang Pilipinas.